Napapindot ka ba dahil nakita mo ang thumbnail at ang ating title? Na-curious ka rin ba sa ating videong gagawin niya ng reaction video? Mula po ito kay Sangkay TV. Ang title po nito, Paano Nagsimula ang Victory Liner Incorporated? Kwentong Victory Liner. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. At nasa description din po ang link ng video ni Sangkay TV para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Simulan na natin to. Let's do this. Kung taga-Luzon kayo, ay siguradong pamilyar kayo sa Victory Liner, mga kasangkay. Mm-hmm. Isa to sa pinakakilala at pinakamalaking bus company na bumibiyahe pa Central at Northern Luzon. Tama. At gaya ng naitampok na natin na mga bus company gaya ng Philippine Rabbit at Beltranco, ay siguradong may maganda rin tong kwento. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Victory Liner at ang iba pang mga bagay na dapat yung malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Sa pagtatapos ng giyera noong 1945 ay maraming military truck na iniwan ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pinakinabangan at ginamit naman to ng mga Pinoy na noon ay malubhang nangangailangan ng transportasyon. Lalo na at sinira ng giyera ang mga sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Mm-hmm. Isa sa mga Pinoy na to ay ang mekaniko mula sa Makabebe, Pampanga na si Jose Hernandez. Nangulekta si Hernandez ng mga pyesa mula sa mga inabandonang military truck para bumuo ng isang delivery truck. Ito ay para sa negosyong kalakal nila kung saan ay nagdi-deliver sila ng bigas, patis at bagoong papuntang Maynila. So, Kapampangan pala ang pinagmulan talaga ng Victory Liner. Hindi ko alam to, ano? Kaya maganda po itong napapanood natin ngayon kasi nalalaman po natin talaga ang history. Kung paano nagsimula itong Victory Liner, no? Taga Olongga po ako, no? At malapit na yung Pampanga sa amin. Nagulat po ako, Kamampangan po pala ang nagpasimula nitong Victory Liner. Nice one! Nang mabuo ang delivery truck, ay si Hernandez mismo ang nag-drive at dito niya napansin na marami ang nakikisabay sa kanila at nagbabayad na lang ng pamasahe. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Kaya di kalaunan ay dinagdagan niya to ng mga kahoy na upuan para marami pang makaupong pasahero. Itinigil ni Hernandez ang negosyong pangangalakal matapos mapagtanto na mas malaki ang kinikita nila sa paghahatid ng mga pasahero. Grabe, no, humble beginnings na nagsimula sa ganon, tapos talagang nakita niya nga na mas malaki yung kita at marami po talaga kumbaga po yung sumasakay po sa ganyan, kaya po inano niya po yung pangangalakal na isinantabi niya. Galing, galing ng istorya. Victory Joe. Dahil sa naranasang tagumpay sa paghahatid ng mga pasahero, ay nagdesisyon si Hernandez na gawin na itong negosyo. Mm. At para sa pangalan nito ay nakakuha siya ng inspirasyon sa sumikat noon na salita na Victory. Matapos kasi ang tagumpay ng mga Amerikano sa giyera, ay nauso ang salitang Victory. Makikita ang salitang to sa 50 pesos bill at sa documentary stamp ng mga panahon na yon. Well, hindi na po natin inaabot. Ay, wako po sa inyo kung inaabot nyo yung pera na yon, no? Yung banknote na yan, no? Central Bank Victory of the Philippines, 50 pesos. Ako po ay hindi ko na po inaabot yan, no? Hindi pa po tayo ganun katanda. Pero papuntang 50 anyos na po tayo, no? Pero hindi ko po inaabot to, itong gantong banknote, no? Doon po pala ang inspirasyon ng pangalan, no, ng Victory Liner. Nice one. Litang to sa 50 pesos bill at sa documentary stamp ng mga panahon na yon. Mm-hmm. Naging kaugalian din noon ng mga Pinoy ang pagbate sa mga Amerikano ng B sign o Victory sign. Mm-hmm. At isinisigaw ang Victory Joe. Kaya naisip ni Hernandez na akmang-akma ng mga panahon na yon ang pangalang Victory para sa sisimulang negosyo. Katulong ang asawang si Marta at ang kaibigang si Santiago Crisostomo ay inirehistro ni Hernandez ang Victory Liner bilang pangalan ng kanilang negosyo.
Kinumisyon niya ang kaibigang si Pochuan para igawa siya ng truck na bukas ang magkabilang gilid para mas maraming makasakay na pasahero. Tipin niyo ganun pa dati, no? Ganyan pa ang Victory Liner dati. Open at truck talaga na ganyang klase, hindi pa po talaga yung bus. No, isipin niyo, humble beginnings talaga po, no? Nagsisimula po talaga ang lahat ng bagay po talaga sa maliit, no? Tapos hanggang sa lalago ng lalago. Ang ganding, galing po ng istorya, no? At sobrang kudos po rito kay Sangkay TV dahil po talaga pong grabe po yung information na nakuha niya po dito dahil mahirap po talaga maghanap ng ganyang information sa mga ganyan pong mga humble beginnings ng mga kumpanya. Isipin niyo po yan, no? Victory Liner. Diretso po natin to. Siya ng truck na bukas ang magkabilang gilid para mas maraming makasakay na pasahero. Binuksan ng mag-asawang Hernandez ang unang terminal ng Victory Liner sa Divisoria. At noong October 15, 1945 ay isinagawa ang unang biyahe ng Victory Liner na may rutang Manila papuntang Olongapo at Zambales papuntang Manila. Kaya po alam ko po yan na yung ng Victory Liner, no, na noong araw pa po yan. Kasi nga po ako po ay taga Olongapo, talaga po yan po talaga ang transportasyon po sa amin papuntang Manila o vice versa po talaga ang Victory Liner. October 15, 1945, grabe, sobrang tagal na po pala talaga ang Victory Liner. Ang galing, galing ng istorya. Si Hernandez ang unang driver at mekaniko at ang bayaw niya na si Leonardo Trinidad ang konduktor. Mm-hmm. At eto nga ang nakakabilib na simula ng kilala na natin ngayon na Victory Liner. Nice. Walang ideya si Jose Hernandez na ang maliit na negosyo na sinimulan niya noon ay magiging isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas. Ito nga po yan eh, no? Para sa akin po, no? Hindi ka Pilipino kung hindi mo alam ang Victory Liner. No? Sino po ba talagang hindi pa nakakaalam sa Victory Liner po? Talaga pong ano po talaga yan. Kumbaga, icon na po rin ng Pilipinas yan, no? Yung ano, Victory Liner Incorporated po talaga. Isipin nyo, 1945 pa po nagsimula yan. Hanggang ngayon po. At sobra po nag-improve na rin po ngayon ang Victory Liner, no? Pagkakaalam ko po, no? Pero hindi ko pa po kasi nararanasan sumakay, no? Meron na po yata silang first class, no? Na biyahe na parang nasa bahay na lang na pwede kang humiga. Talagang di aircon na talagang di kalidad ng servisyo po ng mga bus po na yun, no? Diretso po natin. Ang tagumpay ng Victory Liner. Nagpatuloy ang tagumpay at unti-unting paglaki ng Victory Liner Incorporated o BLI. Hindi nagtagal ay nakabili pa ng 10 bus si Hernandez mula sa Tritran na pag-aari ni Teodoro Yanco ng Zambales. Kilala ang Tritran na kumpanya ng bus sa Zambales kung saan nagtrabaho dati bilang mekaniko si Pangulong Magsaysay. We profit most by giving the service that is best. Ito ang naging slogan ng Victory Liner noong 1960s. Grabe no, ganyan. Hindi, siyempre po, ito pong gantong itsura ng Victory Liner ay hindi ko po inabot to. Masasabi po talaga nating old school po nung itsura po na to, no? Isipin nyo, sana po may na-preserve pa po talaga sila ng gantong itsura ng bus po nila noong araw, no? Kasi ang ganda pong tingnan na meron pong old school o kumbaga luma na bus nila, no? Para sa memorabilia, no? Ng kanilang ano, humble beginnings ng Victory Liner, no? Galing, ang galing ng ano, ng impormasyon na nakuha nito ni Sangkay TV, grabe. Diretso po natin to, no? Nang mga panahon na to ay isa na ang Victory Liner sa pinakamaaasahang public transport company sa bansa. Tama. Nakilala ang Victory dahil sa mga malinis nitong bus at terminal, pati na rin sa mga magagalang at mahuhusay nitong crew. Ito nga ang naging isa sa pangunahing transportasyon ng mga pasaherong papunta at galing sa Maynila at mga probinsya gaya ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Tarlac, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Apayao at Kalinga. Noong 1970s naman nang lumipat ang Victory Liner sa kasalukuyan itong terminal sa monumento. Ito rin ang panahon kung saan nagsimula nang pumasok ang pangalawang henerasyon ng mga Hernandez sa kumpanya. Sa mga bagong henerasyon na to nang galing ang mga ideya gaya ng pagbili ng mga air-conditioned na bus na at paglalagay ng mga radio communications equipment. Kailangan talaga ano na mag-improve, no? At syempre dapat sumabay po talaga
sa teknolohiya, no, hindi po dapat maiiwan. Marami na pong kumpanya po kasi talaga na nag-stick lang doon sa dati po nilang produkto, no, na hindi sila nag-improve, napag-iwanan po talaga. Sa panahon po talaga ngayon, kailangan po talaga sumasabay na po talaga sa technology o sa era ng digital. Kaya po ngayon po talaga ay talaga pong halos lahat po ng kumpanya ay napipilitan po talaga na mag-improve po talaga o talaga pong pagandahin po po ang kanilang mga produkto, ganun po yan, no. Lalong-lalo na rin po itong Victory Line, isipin nyo. Uso na kasi aircon talaga at dekalidad talaga na mga bus talaga. Kaya kailangan po nilang improve. Kumbaga po saling lahi na po ito, no, ibang Hernandez na siyempre po siguro po. Namatay na po, matagal na po, 1945 pa, no. Namatay na po talaga yung OG na may-ari. Kumbaga saling lahi na po talaga to. Diretso po natin. Pagdating ng 1989 ay Victory Liner na ang pangalawa sa pinakamalaking inter-provincial bus operator sa bansa. Wow. Noong 80s at 90s ay lalo pang itinaas ng Victory Liner ang pamantayan sa industriya ng provincial bus transport. Mm-hmm. Nagsimula ang kumpanya na magtayo ng mga terminal, meal stops, refueling stations at mga lugar pahingahan para sa mga pasahero at crew sa mga terminal nito sa Pasay, Quezon City at Caloocan. Sobrang laki na po talaga ng naiservisyo po ng Victory Liner sa ating mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Real talk po yan, no? Parang kung iisipin po natin, no, kung mawawala po ang Victory Liner, talaga pong mapipilay po talaga tayo, no? Isipin nyo, no? Nasanay na rin po talaga tayo, nakaramihan po talaga sa atin o majority po sa atin ay sumasakay po talaga sa Victory Liner. Kaya masasabi po natin na iconic na po talaga rin ang Victory Liner na bus. Sa pamumuno ng mag-asawang Jose at Marta, kasama ang pangalawang henerasyon ng pamilya, ay nagawa nilang ang Victory Liner na isa sa dominating kumpanya sa industriya ng transportasyon. Pinili ni Jose Hernandez ang anak na si Johnny bilang operations manager at di kalaunan ay president at general manager ng kumpanya. Sa pamumuno ni Johnny Hernandez ay pinagtuunan niya ang importansya ng kaligtasan. Kaya naman nagpatupad siya ng iba't ibang comprehensive training program para sa kanilang mga driver at konduktor. Noong 2007 nang ipakilala ng Victory Liner ang kanilang deluxe class na bumiyahe sa Baguio at Cagayan Valley. Noong namang 2011 nang nakipag-partner ang kumpanya sa Sun Cellular para lagyan ng wifi ang 50 air-conditioned bus nito. Ayun nga po, no, talaga po ngayon po, no, talaga pong lahat po yata ng aircon bus talaga ng Victory Liner ay meron na pong wifi, no. Talaga pong hindi na po mayayamot ang mga nagko-commute o mga mamamayan, no, na sumasakay po sa Victory Liner. Talaga pong pa-upgrade po talaga ng pa-upgrade. At sa mga hindi pa po nakakasakay sa Victory Liner, no, sobrang lamig po talaga ng aircon nila. Ganun po katindi ang Victory Liner. At ito po talaga na masasabi po natin, wala po talaga lugi siguro ang ganitong kumpanya kasi po talaga araw-araw po talaga ay mayroong bumabiyaheng mga mamamayan. Layo nito na mabigyan ng libreng internet ang mga pasahero ng Victory Liner. Nice. Ang BLI nga ang nakakuha ng record para sa dami ng bus na mayroong free wifi. Yun. Sa kasalukuyan ay mahigit 600 bus ng BLI ang may kasamang wifi. Noong nice. April 2012 ay nakipag-partner ang Victory Liner sa low-cost airline na AirAsia para maghatid ng libreng shuttle service sa mga pasahero ng AirAsia sa Clark International Airport. Sa ngayon ay may iba't ibang klase ng bus ang Victory Liner. Maliban sa ordinary at aircon bus, ay meron din silang deluxe 2x2 na may CR at deluxe 2x2 na walang CR. Meron din silang first class 2x1 na may kasamang CR. Pareho namang may kasamang bus stewardess ang deluxe at nice. First class. Ito yung gusto kong maranasan, tong ganito yung first class, no, na merong stewardess at merong kumpleto. Alam ko pwede kang mahiga talaga yan. Alam ko meron ding correct me if I'm wrong, no, sa mga nakasakay na sa Victory Liner yung first class, kung meron ding TV, no, parang kang nasa eroplano yata, parang ganun, no. Correct me if I'm wrong. At correct me if I'm wrong ulit kung alam ko biyaheng Baguio yata o Benguet, mga ganun, mga long na biyahe, mahabang biyahe. Kumbaga sa eroplano, long flights, no, parang ganun, no. Ang ano po daw yung gantong mga first class na bus ng Victory Liner. At hindi ko lang po rin alam, ipaki-comment na lang po sa baba sa nakaranas po, no, ng first class na biyahe ng Victory Liner kung magkano pa masahe.
Sa tingin ko po yan, 1,000 po siguro, sabihin natin 900 pataas siguro, no? Hindi ko po alam eh, pero idea lang po yun, no? Comment na lang po down below sa mga naka-experience. At maliban sa individual monitor, ay may libre ring dyaryo at snacks nice. Ang mga pasahero ng first class, samantalang meron namang complimentary snacks ang mga pasahero ng deluxe. Parang ano talaga, no? Parang nasa aeroplano talaga, no? Sa mga hindi pa po nakasakay ng aeroplano, ganyan po, no? Pwede kang morder, no? Kaso po sa aeroplano po ay may bayad po yon, no? Hindi po libre, no? Sa karamihan po talaga ay hindi libre. Pero kung sinasabi po dito na libre, siguro po kasama na po yon sa binayaran nyo dyan sa, ano, sa first class na biyahe ng Victory Liners. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na bang sumakay sa mga bus ng Victory Liner? Yes. Anong mga bus nila ang madalas nyong nasasakyan at kumusta naman ang karanasan nyo rito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Masasabi ko po talagang akong batang Victory Liner po. Talaga po, pag binibiyahe po talaga kami, lalo po nung bata po ako, no, papuntang, actually papuntang Cavite po talaga lagi ang biyahe namin, no, rektang Cavite, Victory Liner po talaga. Saka ano, sa Ulog Bus, no, yun po sana rin magkaroon din po ng pag, ano, si ano rito, Sangay TV sa Ulog Bus. To. Alam ko po, sobrang iconic din po ng sa Ulog na bus. Marami ng hamon na dinaanan at nalagpasan ang Victory Liner. Mm-hmm. Nalagpasan ito ang 1990 earthquake at ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Sa katunayan nga niyan ay kahit na may nakaharang na lahar tuwing umuulan noon sa Zambales ay hindi nagpatinag ang mga bus ng Victory Liner para pagsilbihan ang mga tao rito. Grabe oh, ilang taon ba ako nito? 1991. Nung nangyari yung ano na yan, yung Mount Pinatubo. Grabe po talaga yan, no, sa mga hindi po nakaranas ng Mount Pinatubo eruption. Bagsak po talaga lahat po talaga, sin pati po yung bubong ng bahay namin yan, tumupi po talaga sa sobrang grabe yung abo at buhangin po. Ganun po katindi ang ano, Mount Pinatubo eruption. Sobrang memorable po yan sa amin noon. Pero gaya ng ibang kumpanya, ay naging malaking hamon sa Victory Liner ang nangyaring COVID-19 pandemic. Mm-hmm. Noong June 2020, halos kasabay ng pagdiriwang nila ng 75 taong anibersaryo, ay nag-layoff ng 400 empleyado ang BLI. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari to sa kasaysayan ng kumpanya. Lahat naman siyempre naapektuhan ng pandemic, no? Talagang pumbabagsak po talaga lahat. At ngayon nga po, yung nangyari dyan sa Victory Liner, no, 400 employees due to pandemic crisis po yung talagang nilay off nila. Siyempre po, hindi na po, wala na pong biyahe. Paano pa nila pasasahurin yung 400 employees na yan? No? Kaya sobrang laki po ng damage po na nangyari sa atin yan dahil sa pandemic talaga. Hindi lang po buhay ang nawala, marami rin pong mga negosyo at kabuhayan po talaga ang nawala sa atin. No? Kauna-unahang pagkakataon na nangyari to sa kasaysayan ng kumpanya. Mm-hmm. Maliban sa nangyaring pandemya, ay epekto rin to ng utos ng gobyerno na modernization ng mga public utility vehicles. Halimbawa na lang nito ay ang paglalagay ng cashless payment system, mm-hmm, sa mga bus kung saan ay hindi na kailangan ang serbisyo ng mga konduktor. Walang nagawa ang Victory Liner kundi sumunod sa LTFRB dahil kung hindi ay maaari silang matanggalan ng prangkisa. Well, actually po tayo po ay ang bansa po natin, no? Bansa natin literal na sobrang late na po talaga tayo. Sa ibang bansa po, lalo po sa first world country, no? Sa US, Japan, talaga pong cashless na po talaga, card na lang talaga pong itatap po na lang ganun. Tayo po ay sobrang left behind na po talaga actually. At yun nga po ay kailangan talaga sumunod ng Victory, no? Kaya ginawa na rin po nila yung ganyang cashless. Sa kabila ng nangyaring tanggalan, ay nanatili pa rin naman ang suporta ng union ng BLI, mm-hmm, sa management nito. Hindi rin naman sila pinabayaan ng BLI dahil nung kasagsagan ng pandemya ay nakakuha rin sila ng suporta mula sa kumpanya. Sa ngayon ay unti-unti nang nakakabangon ang industriya ng transportasyon, mm-hmm, mula sa pandemya. Ang Victory Liner ay nananatiling isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas. Tama. Na mayroong mahigit 900 bus na pinapatakbo araw-araw.
Ngayon ay pinamumunuan na ang BLI ng ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Hernandez. Grabe, no? Maliban sa Victory Liner, ay pag-aari rin ng pamilya Hernandez ang iba pang mga malalaki at kilalang kumpanya ng bus sa bansa. Ilan sa mga sister company ng Victory Liner ay ang Pangasinan 5 Star, Bataan Transit, First North Luzon okay. Bus Company, at Luzon Cisco Transport. Kanila pa napala yung mga yan, grabe no? Talagang nag-improve sila, talagang dumami talaga yung sister company. Actually, no, para sa akin, no, siguro nabawi na nila yung nawala sa pandemic kasi po talaga araw-araw po talaga ay hindi po pwedeng walang babiyahe. Real talk po yan. Sa tingin ko po talaga, ang talaga pong ang hindi mamamatay na industriya po talaga ay yung mga ganito, no, sa transportation. Kasi po lahat po talaga ay kailangan pong bumiyahe. Kundi pumunta sa trabaho, umuwi sa kanilang mga bahay. Ganun po, lahat po tayo ay sumasakay talaga ng mga ganyang transportasyon. Kaya po, sa tingin ko po talaga, nabawi na po nila, dinawala sa kanila noong pandemic. Tunay na kahanga-hanga ang kwento ng BLI, mga kasangkay. Sino pa naman ang mag-aakala na sa isang simpleng delivery truck lang nagsimula ang Victory Liner na halos walong dekada nang naghahatid ng ligtas at dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino. Galing. Galing ng istorya, no? Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Victory Liner? Pakishare naman ng mga kwentong Victory Liner ninyo sa comment section sa baba. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video ang video na to ni Sangkay TV. Sobrang humble beginnings po talaga, no, lahat po talaga simula dyan. Kaya tayo po, no, kung meron po tayong gustong ma-achieve, dire-diretso lang po natin, no, wag po tayong mawawalan ng loob kung medyo mabagal po ang ating takbo. Isipin nyo na lang din po itong Victory Liner, no? Dati nga lang po siya nangangalakal at bila pong naisipan niya po yon, nakita niya po yung vision na marami po talagang sumasakay sa mga ganun pong transportation. Kaya po naisipan niya po. Kumbaga, sumubok po talaga siya. Sobrang iconic na po ng bus na yan sa Pilipinas. Maraming salamat po, no, na nasa description po ang link ng video ni Sangkay TV para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe din sa akin channel. Like this video kung nagustuhan nyo. Share, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.